kahit ako mag-isa. But I'm sure magmaraming magpa-file. Pagka may ganitong mga conflict, kailangan na ng referee. Posibleng pagsasampa ng kaso sa Korte Suprema laban sa pagtanggap ng COMELEC ng mga nakalap na pirma para sa People's Initiative, kinumpirma ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel. Dinodocument ko rin para pagdating ng oras, kung kinakailangan ako mag-file ng petition din sa Supreme Court questioning yung itong ginagawa nilang pagpapapirma sa taong bayan, gagawin ko. At meron akong mga attachments. Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez nangangalap na ng ebidensya laban sa umano'y bilihan ng pirma para sa People's Initiative Campaign. We would also be disrespecting their memory if we give quarter to those who terrorize our people. We would be devaluing their valor if we cede our territory to those who would trespass upon it. Sakripisyo ng SA-44 mawawalan ng halaga kung isusuko ang teritoryo ng Pilipinas ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. After April 30, hindi na rin kayo magre-recommend. Hindi na kami magre-recommend ng any extension. Kahit may kumausap sa insert. This is the eighth time that we are extending the deadline. Mm-hmm. April 2024, extended deadline para sa franchise consolidation. Huli na ayon sa Department of Transportation. PUV Modernization Program, hindi ititigil. Russian plane na may sakay na Ukrainian prisoners of war bumagsak malapit sa border ng Ukraine. President Volodymyr Zelensky humiling ng international investigation. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Kinumpirma ni Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel na kukwestiyonin nila sa Korte Suprema ang ginagawang pagtanggap ng Commission on Elections o COMELEC na mga pirma para sa isinusulong na People's Initiative. Magkahiwalay naman pinulong ni Pangulo Marcos ang mga senador at kongresista ngayong araw. Ito ang balita ni Harleen Delgado live. Harleen, ano ang dahilan bakit gustong idulog ng Senado sa Korte Suprema ang issue tungkol dito sa People's Initiative? Monica, ito'y para may mamagitan na sa issue sa gitna ng kontrobersiya sa patuloy na pagsulong dito sa People's Initiative na layong amyandahan ng saligang batas. Inaaralan ng Senado ang paghahain ng kaso sa Korte Suprema laban sa hakbang ng Commission on Elections o COMELEC na pagtanggap at pagbilang sa mga pirma para sa People's Initiative. Ayon kay Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel, walang batas na basehan ng COMELEC para tanggapin at bilangin ang mga lagda. Hindi rin umano pwedeng gamitin ng COMELEC ang Republic Act 6735 o ang Initiative and Referendum Act. Anong law ang nagsasabi na bilangin na namin ito? Resolution ninyo? Bakit ba kami nag-issue ng resolution pursuant to law 6735 na invalidated by the Supreme Court to support a people's initiative? The COMELEC election officers can read the mind of the people bringing the paper. Kasi una sa lahat, pagtanungin mo sila, sino ba, sir, ang nagbigay sa inyo ng papeles? Ang sagot nila, hindi namin kilala. So hindi na namin kinausap yun, pero alam namin anong gagawin. Ba't nila alam anong gagawin? Batay rin sa mga natatanggap nilang ulat, si House Speaker Martin Romualdez Umano ang lumalabas na nasa likod ng pagsulong sa People's Initiative. Kaya panawagan niya kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kausapin na ang kanyang pinsan. Ang feedback na nakukuha namin, very uniform and very consistent. Sino ang kumikilos na supervisor sa baba? Congressman, member of the House of Representatives. Sila nagmumonitor. Sino? It may be a small group of people or it could only also be just one person. And who is that leader of that house? He goes by the title Speaker of the House of Representatives. My good friend, my classmate, Speaker Martin Romualdez. Mr. President, four and a half years na lang ba ang term niya? Oh. 4.5 years. Gusto ko naman namin kayo mag-succeed. Ang ganda na, may formula na for his success.
Guguluhin mo pa? For what? For a procedural amendment to the Constitution na ikiklaim ninyo galing sa taong bayan? We stop this foolishness. Ngayong araw sana ang Legislative Executive Development Advisory Council o LEDAC pero hindi na ito natuloy. Dito pinag-uusapan ng mga mambabatas kasama ang Pangulo at iba pang opisyal mula sa Executive Department ang mga prioridad na panukan ng batas ng administrasyon. Ayon kay Senator Amy Marcos, magkahiwalay na pinulong ng Pangulo ang mga senador at kongresista. Ayon naman kay Senate Majority Leader Joel Villanueva, nagkaroon na lamang sila ng executive session kasama si Pangulong Marcos Jr. kaya hindi na maaaring isipubliko ang mga napag-usapan sa pulong. Monica, isasagawa na nga sa susunod na linggo sa January 30 yung investigasyon kaugnay doon sa napabalita nga na umano'y bayaran ano, kapalit nitong pirma para sa People's Initiative. At pangungunahan yan, Monica, ni Senator Amy Marcos bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms and People's Participation. At yun muna ang update mula rito sa Senado. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Hardeen Delgado. Nangangalap na ng ebidensya ang isang mambabata sa dating House Speaker kaugnay ng umano'y bilihan ng pirma sa People's Initiative Campaign. Ayon kay Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez, malaki ang tsansang maghain siya ng petisyon sa Korte Suprema upang questionin ang inisyatibo. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Siyempre, pero ako naman bilang isang abogado, nangangalap din ng ano ng mga ebidensya no habang ginagawa nila yung mga pagpapapirma ngayon. Idinodokumento na rin ni dating House Speaker at Davao del Norte 1st District Representative Pantaleon Alvarez ang mga ebidensya sa ginagawang pagpapapirma sa taong bayan na may kapalit umanong pera para sa People's Initiative. Tahasan din itong sinabi na hindi taong bayan ang nasa likod ng hakbang. Tambaluslos Initiative. Alam naman natin, isa lang ang tambaluslos sa buong Pilipinas, itong si Martin Romualdez. Kanyang initiative lang yan. Dahil alam nyo, ang pera na ginagamit dyan, AX, unlimited. Nanggagaling sa Tingog Party List, siya ang may-ari niyan. Ang first nominee, yung kanyang may bahay. Dating tagapagsulong din ng charter change sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, si Representative Alvarez, partikular na ang paglipat mula sa unitary patungong federal form of government. Pinuri rin ni Representative Alvarez ang nakaambang hakbang ng ilang senador na planong pagkwestiyon sa Korte Suprema ng People's Initiative o PI campaign. Para naman kay Albay 1st District Representative Ed Silagman, scrap lang ng signature sheets ang ipinagyayabang ng mga proponent ng People's Initiative upang amyendahan ng saligang batas sa pamamagitan ng magkasamang pagboto ng dalawang kapulungan ng Kongreso. Inaasahan na ng mga proponent gaya ni People's Initiative Petitioner Attorney Alfredo Garbin ang mga legal na hamon kaugnay nito at anya, handa silang harapin ito. Sinabi na ni Speaker Romualdez na hindi siya pumapatol sa mga hindi kaaya-ayang pananalita, subalit naninindigan siya sa pagsusulong ng charter change sa ikalalago pa ng ekonomiya ng Pilipinas. Kaya dito sa ating sinasabing charter change, itong charter, yung sinasabi ng saligang batas natin, ay para sa Pilipino. Hindi para sa kongresista, hindi para sa presidente, hindi para sa Senado. Sa'yo ito. Kung may bubukas natin ang ating ekonomiya para lumago ang ekonomiya, para gumanda, dumami ang trabaho, gumanda ang livelihood natin. Sa kabila nito, patuloy pa rin itong umaasa na magkakaisa ang dalawang kapulungan ng Kongreso kaugnay ng tsa-tsa. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Walang problema sa Commission on Elections o COMELEC ang planong pagdulog sa Korte Suprema ng mga miyembro ng Senado para questionin ang pagtanggap ng COMELEC ng signature pages kaugnay ng isinusulong na People's Initiative upang amyendahan ng konstitusyon. Nanindigan ng komisyon na hindi nila pwedeng tanggihan ang signature pages na isinusumite sa kanilang mga tanggapan. Katwiran ng poll body, mayroong COMELEC Resolution Number 10650 na naguutos sa kanilang gawin ito. Ayon kay COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco, handa naman silang sagutin at sumunod
kung ano man ang magiging desisyon ng korte. But then again po, kung kami po ay dadalhin sa Korte Suprema sa kataas-taasang hukuman, sabi po ni Chairman Garcia, dalawang araw ko na nadidinig, kahapon at kanina, wina-welcome po namin ito. At yung commitment naman po namin lagi, kung ano man ang maging utos ng Supreme Court, susunod po at susunod ang COMELEC. Patay sa operasyon ng pinagsanib na pwersa ng iba't ibang unit ng Philippine National Police sa Paranaque City ang most wanted person ng Bicol. Ayon kay NCRPO Director Police Major General Jose Melencio Nartates Jr., magsisilbi ng warrant of arrest ang mga otoridad sa mga kasong multiple murder laban kay Gilbert Concepcion alias Pogi nang makipagbarilan ito sa mga otoridad. Patay din ang kasama ni Concepcion na nakilalang si Laico Josie Saysay. Sinabi ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr., na si Concepcion ay dating membro ng NPA. Nagbalik loob sa pamahalaan at naging membro din ng Philippine Army subalit nag-awol. Leader umuno ito ng Concepcion Gun for Hire at sangkot sa iba't ibang insidente ng patayan sa Libon, Albay. Bukod sa kasong multiple murder, mayroon din itong kinakaharap na kidnapping cases, rape at iba pa. Si Concepcion ay may patong sa ulo na 450,000 pesos. For the background of Gilbert Concepcion, talagang lumalabas, he is very notorious, ano? He is dubbed as the top most wanted person in Bicol region. He was a former member of the Communist Party of the Philippines, New People's Army, Special Partisan Unit under Sevilla Group, generally known as Pulong. He was recruited by the Philippine Army as an action agent. He is so notorious that he was also responsible in the killing of his own father, Daniel Canatorio. Itong grupo na to, for so long a time, they were so involved in terrorizing the locality, citizens in that locality. Ginugunita ngayong araw ang kabayanihan at sakripisyo ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force sa SAF-44 na nasawi sa madugong engkwentro sa Mamasapano, Maguindanao noong 2015. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., may mga mahalagang aral na matututunan sa kabayanihan ng SAF-44. Ito ang balita ni Nel Marie Buhok. Nag-alay ng bulaklak si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa memorial statue ng 44 na Special Action Force Commandos sa Philippine National Police Academy sa Silang, Cavite kanina. Sila ang tinaguriang SAF-44 na napatay sa operasyon sa Tukanalipaw, Mamasapano, Maguindanao noong January 25, 2015. Kabilang rin sa nag-alay ng bulaklak sina SAF Director Police Major General Bernard Balak, Philippine National Police Chief Police General Benjamin Acorda at DIRG Secretary Benhur Abalos. Para kay Pangulong Marcos, hindi matutumbasan ang ipinakitang kabayanihan ng SAF-44. Dapat anya itong alalahanin at matuto sa kanilang ipinakitang sakripisyo para sa bayan. In their last hours in that place of honor, we can draw many important lessons. The lessons such as to put nation before self, to display courage under fire, to resolve to forge ahead, to never give up. Ayon kay Pangulong Marcos, mapapawalang halaga ang sakripisyo ng SAF-44 kung isusuko ang teritorya ng Pilipinas. We would also be disrespecting their memory if we give quarter to those who terrorize our people. We would be devaluing their valor if we cede our territory to those who would trespass upon it. May mensahe rin si PBBM sa mga naiwang mahal sa buhay ng SAF troopers. To the loved ones of these heroes, we know that 9 years after that fateful day, no words can fully ease the pain that I know you still feel. I can only hope that you can find comfort knowing that a grateful nation still nursing a wound in their hearts, feels deeply and as much. Nanawagan rin si Pangulong Marcos sa mga Pilipino
nabigyan ng parangal ang SAF-44 sa pamamagitan ng pagtulong na magtatag ng 1,000 mapayapa. So how do we pay homage to these brave men whose gallantry no memorial can fully capture, whose courage no words can fully extol? It is by working tirelessly to realize their dreams for their families, for their children, for their comrades, for the people. It is now up to us who live, who benefited from their full measure of devotion to duty, to build a kinder and gentler society wherein those they have left behind can live in peace and prosperity. Sa huli ang mensahe ni PBBM, huwag pabayaan ang kapayapaan na ipinaglaban ng tinaguriang SAF-44. Nel Maribuho, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serpisyo publiko ang aming pinaalagahan. Hindi dapat na mabaliwala ang pagbubuwis ng buhay ng SAF-44 para sa kapayapaan. Kaya naman, payo ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga pulis, mahalin ang bansa at panatilihin ang kapayapaan na pinagbuwisan ng buhay ng SAF-44. Ito ang balita ni Leia Ilagan. While you enjoy the laughter of family and friends in the comfort and safety of your homes, there were men and women who sacrificed their time, effort, and their very lives in the performance of their job and duties just to give you normalcy. This is the Special Action Force. Walang kapantayang ginawang sakripisyo at kabayanihan ng 44 na miyembro ng Special Action Force o SAF na nagbuwis ng buhay upang mapalaya ang bansa mula sa banta ng terorismo. Sakripisyong magiging inspirasyon sa mga pulis at sa mga susunod pang henerasyon. Para sa asawang biglang nawala ng kaagapay sa buhay, masakit pa rin ang insidente nangyari 9 taon na nakararaan sa Tucanalipaw, Maguindanao. As a wife, I knew the daily risks my husband faced as part of the SAF, but nothing prepared me for the news of his tragic passing. The pain was unimaginable, and the void he left behind seemed impossible to fill. Kaya naman, payo ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. sa mga pulis, bigyang halaga ang kapayapaang ipinaglaban ng SAF-44 para sa bansa. As one united Team PNP family, we must remain worthy of the great sacrifices of our fallen heroes, forever loyal to the country they love and serve and the freedom they fought and died for. Iisa din ang hiling ng pamilya ng mga nasawi at ng mga opisyal ng PNP. May their gallantry inspire us all to be better, to do better, and to build a future worthy of their sacrifice. Let their sacrifice be our call to action to face today's challenges with a united spirit to build a nation founded in unity and unwavering patriotism for a better and progressive. Tiniyak naman ni SAF Director Police Major General Bernard Banak na naibigay na ang benepisyo sa pamilya ng SAF-44. Na-promote din ang mga survivor at patuloy na ipinatutupad ng maayos ang police operational procedures para maiwasan ang katulad na insidente. Patuloy pa rin sa sinasagawa ng PNP ang ating pag-review ng mga operational procedures at nakikita natin na sapat naman na. Nariyan lahat ang mga operational procedures natin. Ang kinakailangan lamang ay patuloy natin na tumalima dito sa mga ito upang maiwasan natin any untoward incident na mangyari pa in the future. January 25, 2015, nang ilunsad ang Oplan Exodus. Layo nito na hulihin ang international terrorist at bomb expert na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Nagtagumpay ang SAF sa operasyon at napatay si Marwan. Subalit, tinambangan sila ng mga local terrorist bago pa sila nakaalis sa lugar. 44 na SAF komando ang nagbuwis ng buhay. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming santigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Hindi pa rin nakakamit ng 44 na miyembro ng Special Action Force ang hustisya 9 taon makalipas ang Mama Sapano incident. Ayon kay dating SAF Chief Getulio na Peñas, wala pa kasing nakakasuhan sa mga nasa likod ng pagpatay sa mga ito. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Not yet. Was there a case filed against those people who killed the 44? Until now. Not yet. Hindi pa rin nabibigyan ng hustisya ang 44 na miyembro ng Special Action Force ng Philippine National Police na napatay sa operasyon laban sa isang international terrorist sa Mama Sapano, Maguindanao noong 2015. Ayon kay dating SAF Chief Getulio na Peñas, wala pang naisasampang kaso laban sa mga nasa likod ng tinaguriang pagmasaker sa mga ito. Kabilang sa sinasabing nakainkwentro ng grupo, ang mga kasapi ng Moro Islamic Liberation Front o MILF, Bangsa Moro Islamic Freedom Fighters o BIFF at iba pang armadong grupo. I would like to see na mapailan ng kaso yung mga pumatay. Yung, kasi pinatay nila, murder yun eh, yung minasaker nila may buhay pa, pinapatay. Alam nyo naman yun, nakita nyo yan. So do you think justice has been served na hindi napailan ng kaso yung mga yun? Samantala, bagamat na-acquit na sa mga kasong graft and usurpation charges sa Sandigan Bayan, sina Peñas, kasama ang dating hepe ng pambansang pulisya na si Alan Purisima dahil sa umano'y kanilang involvement sa pagpaplano ng Oplan Exodus na nagresulta sa pagkasawi ng SAF 44, ipinagtataka pa rin ni na Peñas kung bakit hanggang ngayon ay hindi pa rin naibibigay ang kanyang benepisyo. Until now, ako nga. Hindi pa nire-restore yung aking pension benefits. I was already receiving my pension for almost a year. Then suddenly, they came up with an order, yung administration ng previous, diba, na Aquino administration. Tinanggal na ang aking mga pension benefits lahat. Until now, hindi pa nire-restore. Pinaglalabang ko pa yon. Was there justice on me? Hindi pa. Sa huli, hindi naman nawawala ng pag-asa sina Peñas na makakamit pa rin ng SAF 44 ang hustisya para sa kanila. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Nagbigay pugay si Vice President Sara Duterte sa kabayanihan at pagsakripisyo ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force na nasawi 9 taon na ang nakararaan matapos ang Mama Sapano encounter. Sa isang pahayag, kinilala ng Vice Presidente ang katapangan at kabayanihang ipinakita ng SAF 44. Binigyang pagpupugay rin ni VP Sara ang dedikasyon at legasiyang iniwan ng mga ito na dapat anyang magsilbing inspirasyon para sa mga Pilipino. Para kay VP Duterte, ang kabayanihan ng SAF Commandos ay magsisilbing huwaran upang lalo pa nating isulong ang kapayapaan sa ating bayan. Narito naman ang mga balitang nakalap ng UNTV News Global Correspondents, ihatid ni Jack De Ocampo mula Chester, United Kingdom. Jack, may balitang pinapaalis ng Yemen ang mga kinatawan ng US at UK nationals sa kanilang bansa kasunod ng inilunsad na joint strike kamakalawa. May tugon ba o plano ang British government dito? Yes, magandang araw sa iyo, Juno. No? Hanggang ngayon natin pa natin yung opisyal na pahayag ng United Kingdom government regarding dyan sa pahayag ng Houthi na pinaalis nga yung mga representative ng sa UN ng mga British nationals and US nationals. Pero sa ngayon, wala pa tayong kakalap na opisyal na pahayag. Pero matatandaan natin na doon sa simula pa lang itong gyera na to ay maaga nang nagbigay ng advisory ang United Kingdom, especially doon sa mga British nationals, no, ng mga residente dyan sa Yemen, na hanggat maaari, hanggang merong pang commercial flight, ay umalis na sa bansang yun kasi mahihirapan ang United Kingdom na magkaroon ng evacuation once na naisara na ang mga airport dyan sa Yemen. Yes, June. Alright, Jack, ibigay mo na ang iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig.
Pinalayas na sa Yemen ng Houthi authorities ang US at British staff ng United Nations at Sana'a-based humanitarian organizations sa loob ng isang buwan. Kasunod nito ng ginawang pag-atake ng United States at Britain sa Houthi military target sa Yemen. Pagtugon naman ito dahil sa inilulunsad na pag-atake ng grupo sa commercial ships na naglalayag sa Red Sea. Noong nakalipas sa linggo rin nang ilagay ng US government sa listahan ng terrorist groups ang Houthis. Bumagsak ang isang Russian plane sa Belgorod Oblast, Russia. Sinasabing sakay nito ang ilang Ukrainian prisoners of war. Ito ang balita ni Ray John Bolivar. Потрібно встановити усі чіткі факти, настільки, наскільки це можливо. Враховуючи, що падіння літака сталося на російській території поза нашим контролем. Патай ang nasa 65 Ukrainian на біяг ng Russia nang bumagsak ang sinasakyan nitong Russian IL-76 transport aircraft sa Belgorod Oblast, Russia. Nangyari ang insidente launa ng umaga January 24 local time. Sakay din ng aircraft ang 6 na Russian crew members at 3 escorts. Ayon sa Moscow, nakdasan ng magkaroon ng prisoner swap nang mangyari ang sakuna. Inaakusahan ng Russia ang Ukraine na sadyang pinabaksak ang military plane malapit sa Ukrainian border. Ngunit sinabi ng military command ng Ukraine na itinuring nito ang Russian military aircraft na papalapit sa Belgorod bilang mga lehitimong target. Hindi rin umano sila inabisuan na siguradong ligtas ang airspace sa mga oras na iyon. Kinumpirma rin ng Ukraine ang nakatakdasa ng prisoner swap. Sinabi naman ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky na pinaglalaruan ng Moscow ang buhay ng Ukrainian prisoners. Hiniling din niya ang pagkakaroon ng international inquiry sa nasabing plane crash. Sa kanyang video address, sinabi ni President Zelensky na pinaglalaruan ng Russia ang buhay ng mga pilanggo ng Ukraine, maging ng damdamin ng kanilang mga kaanak, maging ng lipunan. Очевидно, що росіяни граються із життям українських полонених, з почуттями рідних та з емоціями нашого суспільства. Sa ngayon, kinansela na ni Zelensky ang kanyang planong regional trip para sa kanyang kaarawan at binigyan diin na dapat malinawan ang katotohanan sa insidente. Region Boulevard, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Anim na tao ang patay kabilang ang 3 bumbero matapos ang pagbangga ng isang truck na may lulang 60 tonelada ng liquefied natural gas at sumabog sa Ulaanbaatar, Mongolia. Daan-daang firefighters ang i-deploy upang apulain ang apoy kasunod ng pagbangga ng isang truck sa isang kotse. 11 tao naman ang sugatan at kumalat ang apoy sa mga kalapit gusali. Kinukwestiyon ngayon kung bakit pinapayagang magbiyahe sa isang residential area ang isang tank na may mga panganib na kargada. Осарны юм хотын төлөвлөлт маш муу байна. Одоо энэ том тэргүүдийг ер нь газтай ч газгүй ч том тэргүүдийг ер нь дандаа хотын цахаар явуулж явах хэрэгтэй байхгүй. Nakakuha ng endorsement si US President Joe Biden mula sa isa sa pinakamalaking workers union sa Amerika para sa kanyang re-election bid. Bunso nito, inaasahan na ang mainit at dikit na laban nila ni Donald Trump sa halalan sa Nobyembre. Ito ang balita ni Sonicos. UAW family, today I'm proud to stand up here with your International Executive Board and announce that the UAW is endorsing Joe Biden for President of the United States. Inindorso ng United Auto Workers Union o UAW ang re-election bid ni US President Joe Biden. Ang Influential Workers Union ay mayroong mahigit sa 400,000 na miyembro at mahigit sa 500,000 retired members sa buong bansa. Ayon sa presidente ng grupo na si Sean Fain, mahalaga ang naging papel ni President Biden para sa kapakanan nila at ng iba pang union sa Estados Unidos. Kapwa niligawan ni President Biden at Donald Trump ang UAW. Ngunit sa huli ay nanaiga incumbent President bunsod na rin ng suportang ipinakita nito sa grupo.
Sumama si Biden sa picket line noong nakaraang taon bilang suporta ng mag-strike ang UAW members laban sa Big Three car manufacturers na General Motors, Stellantis at Ford, unprecedented sa isang sitting president ng bansa. Nagresulta ito ng record deal para sa livable wage increase at iba pang benepisyo ng mga miyembro nito. Pinasalamatan naman ni President Biden ang grupo at nangakong ipagpapatuloy ang suporta sa mga union groups sa bansa. Look, I kept my commitment to be the most pro-union president ever. I'm proud you have my back. Let me just say I'm honored to have your back and you have mine. That's the deal. Ang endorsement ay malaking tulong sa kampanya ni Biden upang makuhang muli ang suporta ng mga working class citizens ng bansa at maipanalo ang kanyang re-election bid para sa ikalawang termino. Samantala, malaki ang posibilidad na makaharap ng Democratic president para sa isang rematch si dating US President Donald Trump. Matapos ang kanyang back-to-back wins sa Iowa at New Hampshire, patuloy na nangunguna sa mga survey si Trump para sa Republican primaries ng iba pang mga estado. Sanicos, UNTV News and Rescue, USA. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lumabas sa isang bagong pag-aaral ang ginagawang pag-develop sa artificial intelligence at machine learning ng North Korea sa maraming aspeto, magmula sa pagtugon sa COVID-19 hanggang sa proteksyon sa nuclear reactors, war gaming simulations at government surveillance. Gumagamit ang Pyongyang ng AI. Bagamat pinatawan ng international sanctions sa nuclear weapons program, hindi ito nakahadlang upang makagamit ng latest technology. Natuklasan din sa report na nakikipagtulungan ang ilan sa AI researchers ng North Korea sa China. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Chester, United Kingdom, ako si Jack De Ocampo. Magandang gabi. Iginiit ngayon ng Department of Transportation na hindi na sila magbibigay ng panibagong extension kapag natapos na ang deadline ng franchise consolidation sa April 30, 2024. Ayon sa DOTR, ito na talaga ang huling extension na kanilang ibibigay, lalo't ito na ang ikawalong beses na pinalawig ang deadline. Ito ang balita ni JP Nunez. After April 30, hindi na rin kayo magre-recommend. Hindi na kami magre-recommend ng any extension. Kahit may kumausap sa insert. This is the eighth time that we are extending the deadline. Mm-hmm. Sapat na ang tatlong buwang extension ng deadline para makapag-comply sa franchise consolidation ang mga jeepney at UV Express driver na hindi pa rin nagko-consolidate. Para kay Transportation Secretary Jaime Bautista, ito na ang huling palugit na kanilang ibibigay para makasunod sa franchise consolidation ang mga PUV driver. Kagabi nagpasya si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na palawigin pa hanggang April 30, 2024 ang deadline ng franchise consolidation bilang tugon sa panawagan ng mga kongresista. Gugugulin ng DOTR ang tatlong buwang extension para hikayatin ang mga natitirang mga operator na hindi pa rin kumbinsidong sumama sa PUV Modernization Program. Mula sa halos 80% na consolidation rate noong matapos ang deadline noong December 30, umaasa ang Transportation Department na aakyat pa sa 85% ang compliance rate dahil sa panibagong extension. Magandang opportunity to sa ating mga operators na hindi umabot sa deadline. Maraming mga lumapit sa amin after the deadline at magandang opportunity ito para muli kaming mag-usap para magkaliwanagan for them to have full knowledge of the program. And we are confident na maraming pupunta sa OTC, sa LTFRB, para sumama dito sa programa na alam natin makikinabang dito ang ating mga mananakay. Samantala, nanindigan naman ang DOTR na hindi nila ititigil ang PUV Modernization Program sa kabila ng mga pagtutol ng manibela at piston. Ito'y dahil naniniwala ang ahensya na magbibigay daan ito para sa mas maayos at komportabling pagbiyahe ng mga pasahero.
it will make operations more viable, no? Dahil magkakaroon ng tamang dispatch, no? Magkakaroon ng tamang fleet management, no? Magkakaroon ng tamang maintenance, no? And with corporations and cooperatives operating this group, they will be able to adapt yung tinatawag na best practice in the industry. So, ang magiging resulta nito ay talagang good travel experience para sa ating mga pasahero. Para naman sa mga transport group na Manibela at Piston, tagumpay na rin maituturing na pinalawig ang extension ng franchise consolidation. Gayunman, iginigiit pa rin ng Manibela na dapat nang itigil ang mismong PUV modernization program. Nanindigan rin ang grupo na hindi dapat magtakda ng deadline sa visa ng prangkisa ng mga tradisyonal na jeep. Ang sabi natin, dapat hindi ito extension. Walang extension ng consolidation, kundi ho, extension po ito ng ating mga prangkisa. I-consider yung ating mga prangkisa, mga provisional authority, ibalik ang 5 taong prangkisa. Para naman sa Piston, hindi pa rin sapat ang extension ng deadline ng franchise consolidation. At sinabing tuloy pa rin ang kanilang mga pagkilos hanggang sa tuluyan ng maibasura ang PUV modernization. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tulong muna bago balita. Nagtamo na sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng 4 na sakay ng isang multicab sa Butuan City matapos maatrasan ng isang truck. Agad naman silang sinaklulohan ng UNTV News and Rescue Team. Ito ang balita ni Hazel Ferzas. Male or female, sir? Sugutan ng 4 na sakay ng isang multicab matapos maatrasan ng isang elf truck sa Baan Kilometer 3, Butuan City. Naabutan ng UNTV News and Rescue Team ang 4 na nakatayo sa kalsada at iniinda ang pananakit sa iba't ibang bahagi ng kanilang katawan. Ayon sa driver ng multicab, nakahinto sila sa kalsada nang mabilis na umatras ang truck kaya sila nabangga nito. Nawasak ang windshield at sira-sira ang harap ng multicab. Samtang daga ka patulong may diri nga area, naida ko pang LTR bubili sa crossing. Tapos kining L3, Samantala, minor injuries lamang ang tinamo ng mga sakay ng multicab na agad binigyan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team. Unsa ada pitangin sa dapat sa amin sa ako magdito sa on bari sa amin na ibu pa wala ka nang vital signs sir. Matapos ang paunang lunas at initial na assessment sa 4 na pasyente ay hinatid ng UNTV News and Rescue ang 2 sa Butuan Medical Center. A City Disaster Risk Reduction and Management Department ng Butuan City naman ang nagdala sa 2 pang sakay nito. Wala namang natamong sugat ang driver ng Elf truck at dinala na lamang ito sa police station para sa ginagawang investigasyon. Hazel Ferzas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Downsizing o pagbabawa sa laki at timbang ang ginagawa ng ilang mga manufacturer upang mapanatili ang pagtangkilik ng mga customer sa kanilang mga produkto sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Aprobado naman ng Department of Trade and Industry ang taas presyo ng ilan sa mga brand ng pangunahing bilihin tulad ng sardinas, gatas at sabon. Bukod dito, 45 produkto pa ang nagbabayad o nagbabadyang magtaas presyo. Ito ang balita ni Gladys Tuwabi. Higpit na lang siguro, bawas na lang sa mga binibili ko dati sa kanila. Yun, bawas. Kasi sa kanila, sa baon nila, sa mga biskwit, tatlong biskwit sa isang baonan. E ilan yung nag-aaral ko? Tatlo. E di 9 pieces yun. Babawas na lang siguro, ganun. Sobrang affected. Sa pagtaas ng presyo ng mga bilihin, kanya-kanyang diskarte ngayon ang mga mamimili upang mabili pa rin ang kanilang pangangailangan lalo na ng kanilang pamilya. May ilan na binabawasan na lamang ang bilang o dami at sinisiguro na tanging ang mga talagang kailangan lang ang kukunin. May iba naman na naghahanap at pumupunta pa sa mga grocery stores o supermarket na mas mababa ang iniaalok na presyo para lang makatipid at sulit ang kanilang pamimili. O, nag-ano po ng mas murang grocery para makatipid din, tapos less gastos para sa amin. Kahit mag-travel lang mas malayo. Yung mga yung mga needs sa pang-araw-araw, yun lang binibili namin para sakto lang. Dahil dito, may ilang mga manufacturer na nagsasagawa ng downsizing sa kanilang mga produkto. Ito ay upang tuloy ang pagtangkilik ng mga customers sa kanilang mga produkto at mapanatili ang kanilang kita. Downsizing has been done for the longest time. Very clear example is the sachet pack, di ba? Oh, this inflation din yun. Lumiit yung pack, tumaas per gram. But because of the usage and the volume ng taong gumagamit ng sachet for shampoo, for deodorant, and for whatever, no? Kahit soy sauce, kahit ano, naging mas mura na siya per gram ngayon. Ang downsizing ay binabawasan ang timbang o sukat ng produkto sa halip na taasan ang presyo na hindi napukumpromiso ang dekalidad ng produkto. Dahil dito ay maaari pa ring mabili ng mga tao ang produkto hiyang sila na hindi inaalala ang bigat sa bulsa. Now the poor and those who cannot afford can afford to buy our brand and our product. That's a strategy by management. It's a bit more expensive per gram, but now you can buy your favorite brand. Kahapon lang ay inaprubahan na ng Department of Trade and Industry ang pagtaas presyo ng siyam sa pangunahing bilihin na may suggested retail price o SRP. Kabilang na rito ang ilang brands ng sardinas, gatas at sabon. They have to increase price to survive, not just to make more money. If they have plans to build another plant and generate a lot of employment, they need to increase their price. But there are many reasons why someone has to increase their price. The number one and most common is cost of the increase in the cost of production. Salaries, mag-i-increase ang Pag-ibig Fund, hindi natin napansin, oh, konti lang yun eh. Pag sama-samahin mo, ilang million yun. Pero bukod dito, 45 produkto pa ang nagbabadyang magtaas presyo. Ayon sa DTI, pinag-aaralan pa nila ito at may ilang dokumento pa na kailangang tingnan kaya hindi pa nila maaprubahan ang inilalapit itong price adjustment. Gladys Tuwabi, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nabangga ng isang pampasaherong bus ang mga kasalubong nitong sasakyan sa Dinalupihan, Bataan kagabi. Tatlo ang nasawi sa aksidente habang mahigit 20 ang sugatan. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, maaaring nawalan ng preno at mabilis ang takbo ng bus. Ito ang balita ni Nestor Torres. Binimbestigan pa po kung nawalan po siya ng preno. Pagkawala ng preno at mabilis na pagpapatakbo ng minamanehong bus, ito ngayon ang tinitignan ng Bataan Police na posibleng dahilan kung bakit nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng bus na nagresulta sa pagbangga sa apat na kasalubong na sasakyan sa Barangay Gapan Road, Barangay Bangal, Dinalupihan, Bataan pasado alas 7 kagabi. Sa lakas ng impact ng pagkabangga, nawasak ang harapang bahagi ng bus at unahang bahagi ng pampaserong jeep na kabanggaan ito. Tatlo sa mga sakay ng jeep ang nasawi, kabilang ang isang babaeng estudyante at dalawang empleyado, isang tricycle, isang L300 van at dalawang motorsiklo pa ang nabangga ng bus. Umabot sa 26 ang nasugatan at ilan sa kanila ang nagtamo ng iba't ibang bali sa katawan.
accident-prone area umano ang lugar. More or less, sir, around 200 meters, sir, yung pagka-araro niya, sir. Napapaba po kasi yung bus, kaya medyo mabilis po. Samantala, nasa kustodiya na ng dinalupihan PNP ang bus driver na naharap sa kasong reckless imprudence resulting to multiple homicide at multiple physical injuries and damage to property. Samantala, nakausap na rin ng mga kaanak ng mga nasawing biktima ang Arayat Express Busliner Company. Inaasahan nila na may matatanggap silang tulong kasama na ang pagpapalibing sa mga nasawi. Paalala ng mga otoridad para makaiwas sa disgrasya, siguraduhin palaging nasa maayos na kondisyon ang mga minamaneong mga sasakyan at sumunod sa pinatutupad na speed limit at huwag mabilis ang takbo lalo na't pababa o kurba ang daan upang maiwasan ang anumang kakaharaping aksidente at aberya sa kalsada. Nestor Torres, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gumugulong ang hustisya sa bansa kaugnay ng mga kaso ng media killings sa ilalim ng Marcos administration. Ito ang tiniyak ng Department of Justice sa pakipagpulong ngayong araw kay United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion, Irene Khan. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Mostly naman ang tanong niya dyan is yung paano talaga nagpa-function yung ating criminal justice system. No? So may mga clarification siyang nilinaw dyan at yun naman ay maayos nating nasagot. Muling nakipagpulong ngayong araw si United Nations Special Rapporteur on Freedom of Expression and Opinion, Irene Khan, sa Department of Justice. Ayon kay Undersecretary Paul Gutierrez ng Presidential Task Force on Media Security, natalakay nila kung paano gumagana ang criminal justice system sa bansa. Mula sa level ng prosekusyon hanggang sa pag-akyat ng kaso sa korte. Isa sa tanong ni Khan kung maituturing na tapos na ang kaso sakaling hindi ito umabot sa korte. So it was explained to her na hindi nagtatapos doon. No? Kung hindi umakyat yung kaso sa korte, at nasa level ng piskal ay hindi po natapos ang investigasyon doon o ang pagbibigay ng hustisya sa ating mga kapatid sa nabuhay na napaslang dahil ito ay ibabalik sa investigador para palakasin pa yung kaso. Binalikan naman ang mga kaso ng media killing sa bansa na nangyari sa termino ng kasalukuyang administrasyon gaya kina Renato Blanco, Percy Lapid, Chris Bundokin, Juan Humulon at Frederico Gempisau. Maging ang kaso ng journalist na si Frenchie May Cumpio ay natanong din ni Khan. Si Cumpio ay sinasabing journalist na nakasuhan ng illegal possession of firearms and explosive at umano'y kasapi ng New People's Army. Sa Sabado, personal na kakausapin ni Khan si Cumpio. At isang nga lang concern niya rito, para daw tumatagal yung proseso because he has been in prison for I think going 4 years now. Yun pa yung ano niya, yung question, yung concern niya na mapabilis yung trial ni Ms. Cumpio. Kung siya ba ay nabibigyan ng sapat na pagkakataon, may presenta naman ang kanyang panig upang pasibalian ang anumang akusasyon sa kanya laban ng gobyerno. Ayon sa DOJ, ang kaso ni Cumpio ay nasa poder na ng korte at ito ay independent, separate at co-equal branch. At di maaaring pakialaman ng executive at legislative branch ng gobyerno. Sa apat na iba pang kaso ng media killings, tatlo ay nasa korte na, isa ang nagpapatuloy pa ang investigasyon. So ang ibig sabihin lamang po niyan ay tumatakbo ang ating hustisya at lahat po ng mga nagkakasala ay nagkakaroon ng pagkakataon na sagutin ang kanilang mga nagawang kasalanan ayon sa pagtingin ng ating mga kapulisan o yung ating NBI at sa prosecution. At kung ito ang pagkakataon nila under the constitutional rights, under the Bill of Rights, na ipakita kung sila nga ay walang kasalanan ayon sa kanilang mga pahayag. Sinabi din ng DOJ na mas mataas ang porsyento ng impunity pagdating sa media killing sa bansa kumpara sa international community na nasa 10% lamang.
Mula 1986 hanggang ngayong 2024, nasa mahigit 50% ang nasampahan ng kaso kaugnay ng media killing sa bansa, kasama na dito ang Maguindanao Massacre. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nais ni Senador Raffy Tulfo na maambyendahan ang charter ng Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO para mas maraming kita nito ang mapunta sa kawanggawa sa publiko. Sa pagdinig sa Senado, na-question ni Senator Tulfo kung bakit dinagdagan ng 500 million pesos ang jackpot prize sa 649 Super Lotto noong Disyembre, kung saan isang mananaya ang nanalo ng 640 million pesos. Paliwanag ni PCSO General Manager Mel Robles, kinuha ito mula sa sobrang pera sa prize fund reserve at parte umano ng kanilang marketing campaign. Plano ni Senator Tulfo na ipanukalang taasan ang kasalukuyang 30% na nakamandatong dapat mapunta sa charity fund ng PCSO, kung saan 40% naman ito ang dapat nakalaan sa pagpapatupad ng Universal Healthcare Law. Stop na natin yung pag-augment ng price. Hayaan na lang natin na lumaki yung jackpot dahil sa taong mga tumataya. Dapat yung sobra-sobra ng pera, i-boost natin doon sa kulang na kulang na ayuda sa mga nangangailangan natin pobre ng kababayan. Definitely po, mas marami ang natulungan dahil na-roll po yun eh. Bukod sa taxes, we gained more for charity, even the universal healthcare po. Isinagawa kanina ng Commission on Elections o COMELEC ang pre-bid conference para sa gagamiting sistema ng internet voting sa 2025 midterm elections. Target naman ng COMELEC na gawing full-blown ng online voting para sa mga botante na nasa labas ng bansa. Ito ang balita ni Dante Amento. Gaganahan sila dahil alam nila pagpaparehistro nila makakaboto sila, and at the same time mas mataas na voter turnout sa higit na mababang gastos para sa ating pamahalaan. Positibo ang Commission on Elections o COMELEC na magkakaroon ng mataas na voter turnout ang overseas voting sa darating na 2025 midterm elections. Ito ay sa pamamagitan ng internet o online voting na target nilang maumpisahan sa 2025. Ayon kay COMELEC Spokesperson Director John Rex Laudianco, hindi na pilot test kundi full-blown internet voting ang gagawin. Dagdag pa nito pangunahing makikinabang dito ang mga seafarer o nasa mga barko nagtatrabaho na hindi maaring makapunta sa mga embahada o konsulado tuwing may halalan. So intended po ito lalong-lalo na sa ating mga marino na alam naman natin hindi sa lahat ng pagkakataon ay dumadaong yung 30 days po nung voting natin sa overseas sa election sa May 2025 ay nandun sila sa isang bansa. Maaring nandun po sila sa laot pero sa pamamagitan po ng internet voting ay makakaboto sila. Gagawin ng COMELEC ang internet o online voting sa lahat ng mga bansa na pahihintulutan sila. Sa pamamagitan lamang ng gadgets tulad ng cellphones o laptops ay pwede nang bumoto ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa. Full-blown implementation, siguro matatanong nyo bakit? Eh kasi naman po, nung nag-technology demonstration tayo, malinaw na sa buong mundo ay ginagawa na itong internet voting. Hindi na po ito bago sa buong mundo, no? Several states in Australia, in Canada, ilang European countries, malinaw na ginagamit na po ang internet voting technology. Noong nakaraang 2022 elections, nasa 39% lamang ang voter turnout ng overseas voting o 600,000 ang bumoto sa 1.6 milyon na rehistradong botante. Mahal din ang ginastos ng COMELEC na umaabot sa mahigit 400 million pesos. Kanina ay isinagawa na ng poll body ang pre-bid conference para sa gagamiting online voting at counting system. May nakalaang pondo para rito na 465.8 million pesos. May dumalo ng mga prospective bidder tulad ng SMS Global Technologies Inc., Indra, Dermalog at Votes. Ngunit isa lang ang bumili ng bid documents, ang SMS Global Technologies Inc. Sa pamamagitan ng internet voting, positibo rin ang COMELEC na marami ang magpaparehistro para sa overseas voting dahil maalwa na lang para sa ating mga kababayan ang bumoto kahit na nasa kanilang mga tahanan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahahalagahan.
kapakanan ng mga guro. Ito ang nilalaman ng inilahad na accomplishments si Vice President at Education Secretary Sara Duterte para sa Department of Education. Inilahad din ito ang nakahandang plano sa mga susunod na taon. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, ano-ano itong mga plano ng DepEd para sa mga guro ngayong taon? Yes, Monica, nabanggit kanina ang teaching overload pay at overtime pay para sa mga guro na isasama sa budget ng DepEd. Aalisin na rin ayon kay VP Sara Duterte ang administrative tasks ng mga guro. Benepisyo para sa mga guro ang isa sa inilatag ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte sa kanyang basic education report ngayong taon. Sa ating mga mahal na guro at mga kawani, hindi po kami titigil sa paghahanap ng mga paraan at paglalatag ng mga polisiya upang tugunan ang issue ukol sa net take-home pay ninyo. We will soon issue the Employer Welfare and Well-being Policy Guidelines. We will be establishing a calamity fund that will provide immediate financial assistance to our teachers and personnel in times of disaster. Kasama rin sa isinusulong ni Vice President Duterte ang health insurance para sa lahat ng teaching at non-teaching personnel. Nais ding masiguro ng kagawaran na maayos na nababayaran ang trabahong ginagawa ng mga guro, kaya kasama ang teaching overload pay at overtime pay sa target na magawa. Ayon kay Duterte, kasama sa susunod na budget cycle ang proposal para rito. Finally, we have always expressed our intention to remove administrative tasks from our teachers. After holding several consultations with our field personnel, the department order on the removal of administrative tasks for teachers will be released tomorrow, and the corresponding strand memorandum will be released next week. Tataasan na rin ang cap ng service credit ng mga guro mula sa 15 days hanggang 30 days. Biniyag din ni Education Secretary Duterte na aalisin na ang administrative tasks sa mga guro at bukas ay ilalabas ang department order tungkol rito. Inilatag ni VP Sara ang DZED 2028 na magsusulong na makabagong edukasyon tungo sa bagong Pilipinas. At DZED 2028, we will pursue full digitization and interconnectivity of all DepEd offices and schools nationwide. We will provide school-wide Wi-Fi. Although our records show that 69% of our schools nationwide have access to internet connectivity, the truth is, most are limited only to faculty rooms. We have initiated talks with Converge, PLDT, Globe Starlink, and other internet providers with the aim of providing adequate internet access to both teachers and learners in our schools. Target rin ng modernization sa mga textbooks kung saan planong magkaroon ng electronic books na magagamit ang mga estudyante. Kasama sa binanggit ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ay ang K-12 program kung saan ayon sa kanya ongoing na ang review tungkol rito. Nakikipag-usap na rin niya ang DepEd sa iba't ibang organisasyon na makatutulong sa pagkakaroon ng trabaho ng mga K-12 graduates. We will push for more job opportunities for our graduates. We are currently in talks with a MOL group for the development of work immersion programs for our senior high school learners with the aim of providing eventual employment possibilities upon their graduation. Tungkol naman sa usapin sa revision ng school calendar,
Nagkaroon na ng consultation sa revision ng school calendar kasama ang iba't ibang grupo. Ang konsultasyon naman sa regional at division level, ang kasalukuyang nangyayari at ayon kay Duterte ay inaantay pa ang resulta nito. Ayan muna ang update, Monica. Maraming salamat, Jed Neresina, live mula sa Pasay City. Napanatili ng DA Food Masters ang liderato sa nagpapatuloy na second round eliminations ng UNTV Cup Season 10 matapos magwagi laban sa GSIS Furies kahapon. Nagwagi naman ang Senate Defenders laban sa Malacanang team OPPMS Trail Blazers, habang umakit naman ang standings ng AUP Cavaliers nang patumbahin ang Ombudsman Graph Busters. Ito ang balita ni Bernard Daddies. Dinamina ng AFP Cavaliers ang Ombudsman Graph Busters para ilista ang kanilang ika-anim na panalo sa Liga ng Public Servants. Napagandaan ang gusto ng Cavaliers ang Graph Busters, kaya naman hindi ito nakaporma sa kanilang bakbakan na nagtapos sa score na 96-86. Sumandig ang AFP kina Darwin Cordero na pumutok ng 28 points, 7 rebounds, 9 assists at 2 steals. At kay Mark Salupado na may 22 points, 6 rebounds at 2 assists at steals. Dahil sa panalo, umakyat sa 6-2 win-loss record ang AFP. Habang bumaba naman sa 5 panalo at 3 talo ang Ombudsman. Sabi ko sa kanila, focus lang na kunin namin lahat ng game. One game at a time, so doon kami pumupokus. So, good game para din sa team, so credit sa team ko. Ginawa lang namin yung trabaho namin na pumupokus kami. Ginawa namin yung mga pinapractice namin. Then yung adjustment namin para sa kanila. It's a must-win situation sa kapwa-kupunan na Senate Defenders at OPPMS Trail Blazers dahil kapwa sila nasa ilalim ng team standings. First quarter, rumatsyada ng 16-0 run ang Malacanang team after 4.5 minutes bago butasin ni Jeffrey Sanders with his layup ang ring ng Senate. Subalit kontrolado pa rin ng OPPMS ang ball game with Kenneth Algard leading the offense with 8 points, 10-16 and the first kanto, lamang ang Trail Blazers. Second quarter, unti-unting nakadikit ang Senado, subalit lamang pa rin ng 5 ang Malacanang team, 28-33. Third quarter, yamado pa rin ng OPPMS, 39-43. Under 5 minutes and 37 mark, pumasok ang tres ni GK Sevilla para agawin na ng Senado ang abante, 52-51. Sinundan pa ito ng tres ni Jeffrey Sanders, kaya umakyat na sa 4 points ang hinahabol ng Malacanang team, 55-51, 3 minutes and 37 seconds left. Offensive rebound and putback by Sanders, last 2 minutes na, lamang pa rin ng 4 points ang Senado. 24.59 seconds na lamang nakadikit pa ang Trailblazers, 59-58. Pero pumasok ang 2 out of 2 sa free throw ni Sanders na nagbigay ng assurance sa panalo ng Defenders. Tinanggap ang humabol ng OPPMS, subalit naubusan na sila ng oras, 61-58, panalo ang Senate Defenders. Best player of the game si Jeffrey Sanders na kumamada ng 19 points, 9 boards, 2 dimes at 3 steals. Just being disciplined lang naman kasi yun ang pinag-usapan namin. Disiplina sa opensa, lalo-lalo sa depensa. Kasi sa opensa, nagmamadali kami. Then sa depensa, nag-slack off kami. Kaya maraming lapses eh. So nung second half, yun ang usapan. Yung focus namin, yung mindset namin nung second half is, kumbaga, clamp down lang sa kanila, lalo na sa shooters nila. Twice na nangyari. Last time, ganun din nangyari sa amin sa DA. Lamang kami all the way. Pagdating nung fourth quarter, nung nalamangan na kami, hindi na kami nakabalik. Nasabi naman doon sa mga player, kailangan pag-insayuhan talaga pagdating ng mga crucial minutes, lalo yung mga last 3 minutes ng fourth quarter, doon kami nawawala eh.
hindi favor sa amin ang low scoring kasi more on takbuhan kami, dapat mataas. Kaya pag mababa yung score, usually talo talaga kami. Tuloy-tuloy ang pag-ani ng tagumpay ng Department of Agriculture Foodmasters matapos tagpasin ang GSIS Furies sa final score na 85-76. Best player of the game sina Elijan De Guzman na gumapas ng 30 points, 4 rebounds at 3 steals. At si Sian Ko na humakot ng 25 points, 8 boards, 3 dimes at 2 steals. Nasunod naman yung gusto naming mangyari, which is yung defense. We were able to limit dun sa gusto naming mangyari, lalo dun sa fast break nila. Medyo nadikita naman namin. Now, adjustment regarding the first half. Buti na lang talaga nag-adjust yung depensa namin. We were able to control yung tempo. And for the next game, siguro yung preparation namin is maging effective pa yung execution namin sa opensa namin. We were just 34 minutes good in the game. The last 6-5 minutes, we can't make the right plays down the stretch. So we need to find a way next game how to win the game in the last 6-5 minutes of the game. And we just played more aggressive defense in the second half. We were able to make stops, but we weren't able to make shots on the other end. Dahil sa panalo, nasa itaas na ng team standings ang Foodmasters na may 7-1 win-loss record. Nalaglag naman sa ilalim ang GSIS Furies na may 3 panalo at 5 talo. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Narito na po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Webes. Hinggil po sa usapin ng charter chain, sabi po ni Sonito Vargas Chanel, panawagan lang po sa mga senador at mga kongresista kung talagang ang kapakanan ng bansa at mamamayan ang layunin ninyo sa charter change o amendments, bakit hindi kayo magkaisa at pag-usapan ng maayos? Yung sabi naman ni Edgardo Balmore, sa parehas na issue, kung kapakanan po ng buong sambayanan, wala pong problema sa tsatsa na yan. Mm-hmm. Pero kung pakinabang lamang po ng ilang politiko, hindi po ako payag. Kaya dapat ipaliwanag ninyong mabuti. Hindi naman po sa 44, sabi po ni Gabriela May Balaroro, naway mabigyan ng tamang hustisya ang mga sundalong nagbuwis ng buhay para sa bayan. Hindi biro ang ginawa nila para lang mapanatili ang seguridad ng bansa. Tungkol naman sa PUV modernization, sabi pa rin Edgardo Balmores, para sa akin, wag biglain ang pagpapalit ng modern jeepney. Yung mga lumang-luma na talaga, sige, okay ako, palitan agad. Pero yung maayos at bago-bago pa naman, wag muna. Yeah. Oh. Shout out na tayo, Monica. At salamat kina Rodel Valdez, Riri Tan, Joe Official Channel, at binabati ko rin yung aking kaibigan na nagbalik bahay mula sa Toronto, Canada. Oh. Si Madel Alvarez Garcia at ang kanyang asawa, si Danny Garcia. Hindi po yung buksingero, Danilo Garcia, ang tunay na pangalan. Ayun. Welcome back. Mula sa Canada, Toronto. Bumalik sila dito sa Philippines. Tumalaw sa bahay back kanina. Mm. Ayan. Gayun din po, mag-shoutout tayo kay Joarden Galvezon Hernade, Mario Maulion at Shell Entiligando. Maraming salamat po sa inyong pagtutok. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kawikaan 8 at 13 na nagsasabi, ang pagkatakot sa Panginoon ay ipagtanim ang kasamaan, kapalaluan at kahambugan at masamang lakad at ang masamang bibig ay aking ipinagtatanim. Yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.